Mahigpit ang seguridad sa pagsisimula ng bar exams kahapon sa University of Santo Tomas. May news to go, si Lia Manyala del Castillo. Maaga pa lang, handa na ang mga kukuha ng bar exams. Ang iba, sakay pa ng bus nang dumating. Ang ilan, dahil humabol sa oras, tumatakbo na't nagmamadali. Ang magbabarkadang ito naman, minabuting magsabay-sabay na our friends. You went together talaga? Yes, ma'am. Wala lang, para ano, good vibes din na magkakasama, positive. 5,686 ang kabuuan bilang ng kumukuha ng bar exams ngayon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 6,000 noong nakaraang taon. Tulad noong 2011, 60% ng pagsusulit ay multiple choice habang 40% ay essay type. Confident ko. Ano po ginawa niyo kanina? Baka may special kayong ginawa para... Nag-prayer po. Second time. Second time niyo na po. Yeah. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Well, expectation to do it now. I mean, to pass it now. Kung kabado ang mga mag-e-exam, kabado rin ang mga taga-suporta nila. Ang mga incoming fourth year law students ng St. Louis University ng Baguio lumuwas pa para magpakita ng suporta. We just provided them with what we can give po. We gave yes, a water, pencils. I feel so tense also and nervous. Parang ako din yung magtiting. Political law at labor and social legislation ang mga subject ng exam. Mahigpit ang seguridad na pinatupad sa UST. Dati nang bawal ang uminom o magdala ng alak kapag may bar exams. Pero ngayong taon, mismo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ang nagpalabas ng kautusan para ipagbawal ito. More or less, 100 po tayo. Contingent ng Philippine National Police, ang Manila Police District, kasama ang PSG, kasama na rin yung NBI at saka yung security officers ng Supreme Court. May naka-standby din na NBI bomb squad. Sarado rin ang lahat ng gate maliban sa Lacson Gate kung saan maaaring pumasok ang mga patungo sa ospital. Mahigit sa 40 katao ang nasugatan noong September 26, 2010 sa huling araw ng bar exams matapos sumabog ang isang granada malapit sa De La Salle University sa Maynila. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.